Isang bagong railway system na magkakabit sa Pampanga at Laguna ang ipatatayo ng gobyerno. Kaugnay niya, nasa Calamba sa Laguna si Mon Gualvez para sa update. Mon, kapag natapos itong railway, gaano kabilis yung magiging biyahe? Gretchen, yung dating mahigit 4 oras na biyahe sakaling pupunta ng Clark, Pampanga para sa mga manggagaling dito sa Calamba, Laguna, ay posibleng abutin na lang daw ng 2 oras na hindi lang magpapalipat-lipat ng sasakyang public utility vehicles. Ito ang ibinibida ng Department of Transportation oras na matapos ang 147.26-kilometer north-to-south commuter railway project ng pamahalaan. Bukod kasi sa kasalukuyang PNR station na bumabiyahe mula Blumentritt sa Maynila hanggang sa Alabang, Muntinlupa, pati na yung ongoing na Tutuban-Malolos Railway Project na inaasahang matatapos sa second quarter ng taong 2024, nakatakda pa itong i-extend pa norte na tinatawag na Malolos-Clark Railway Project na naglulugtong nga mula Malolos-Bulacan hanggang sa mismong Clark International Airport sa Pampanga. Habang pipirman naman ngayong araw ang para sa South Commuter Railway Project na kumukonekta mula sa Blumentritt Station hanggang dito sa Calamba, Laguna. Kabilang sa mangunguna sa gagawing contract signing, si Pangulong Bongbong Marcos, Transportation Secretary Jaime Bautista, iba pang kinatawan mula sa mga involved na government agencies at mga kumpanyang nanalo sa ginawang bidding para sa naturang proyekto. Lahat sa 4 na contract packages itong South Commuter Railway Project, kung saan 3 rito ang nakuha ng Hyundai Engineering and Construction Company at Dong-A Geological Engineering Company Joint Ventures, habang nakuha naman ng joint venture ng mga kumpanyang Lotte Engineering and Construction Company, Gullermark Aguirre Sanayi Insa at Betaahut, at ng EEI Corporation ang civil contract package na 22 ektaryang dito na itatayo sa Barangay Banlik sa Calamba, Laguna. Aabot sa 91 billion pesos ang itinakdang pondo para sa South Commuter Railway Project na mag-uumpisang gawin sa Enero ng susunod na taon at inaasahang magiging in full operation sa taong 2029. Sa mga oras na ito, Gretchen, inantabayan na pa natin ang pagdating ni Pangulong Bongbong Marcos dito sa lugar para magsimula na nga yung gagawing contract signing. At oras na matapos yung kabuuang North to South Commuter Railway Project, inaasahan daw na mahigit 800,000 pasahero ang kaya nitong maservisyuhan kada araw. Gretchen? Live mula sa Calamba, Laguna. Maraming salamat, Mon Gualvez.